Kapon nga mga idol sa matchup ng Lakers at Pacers sa 4th quarter, itong si LeBron ay meron ngang pinatalsik at pinalayas na Indiana Pacers fan. Sinumbong niya nga ito sa referee at mukha ngang meron hindi magandang sinabi dito kay LeBron James. At syempre mga idol, tayong mga fans ay curious kung ano ba ang sinabi netong babaeng ito dito nga kay LeBron James para nga mag-react siya ng ganon at talagang sinumbong niya ito sa referee. At matapos ngang ilang oras mga idol, merong isang fan na nagpatotoo, nagtestimonya. Nandun nga daw siya sa laban ng Lakers at Pacers at malapit siya doon sa babaeng pinalayas nga. Na sinabi niya mga idol, ayon sa kanyang patotoo, na sinabi nga daw netong babaeng ito na sana nga daw si Bron James na anak neto ni LeBron James ay mamatay nga daw sa car accident. At syempre sa ulang mga idol, skeptical ang mga tao, nagdududa sila kung totoo ba itong sinabi ng babaeng ito. Pero sabi nga ng ilang mga fans na hindi naman magre-react ng ganun si LeBron kung walang matinding sinabi itong babaeng ito pati na rin ng kanyang kasama. 19 years na daw si LeBron sa NBA, narinig niya na daw lahat ng trash talk mula sa fan. At never pa nga daw ginawa ni LeBron James na magsumbong sa referee para patalsikin ng fan sa buong karir niya. Kaya nga't kumbinsido ang maraming fans na ang sinabi na itong babaeng ito ay hindi lang basta trash talk kung hindi masyadong personal. Pero nga mga idol, linawin natin na hindi pa tayo 100% sure kung totoo ba yung sinabi ng nagpatotoong lalaki. At mas maganda siguro mga idol kung manggaling nga ito mismo kay LeBron James sa kanyang interview. Pero sa ngayon mga idol, maraming ang fan ang naniniwala sa patotoo ng lalaking ito sa sinabi ng babae dito kay LeBron James. At kayo ba mga idol, ano bang masasabi nyo sa insidenteng ito? Komento nyo lang ang inyong mga opinion. At para nga sa ating susunod na balita, eto nga si Stephen Kerr mga idol. Mukhang excited ng kalaban niya ang kanyang kapatid at ang team ng Philadelphia 76ers. Tingnan nyo mga idol ang kanyang pinaggagawa sa kanilang laban. At isa rin siguro sa dahilan mga idol kung bakit parang masayang masaya at excited itong si Steph Curry sa labang ito ay dahil nga from 19 down ay lumamang pa sila at tinambakan ang team ng Philadelphia 76ers. So mukhang excited si Steph, nakakambak sila at tinambakan pa nila. At sa ating sunod na balita mga idol, tungkol nga dito kay Anthony Edwards at sa kanilang away neto ni Jimmy Butler sa kanilang laban. Tinawag nga na peke neto ni Edwards si Butler sa kanyang ang postgame interview. Yung paglapit nga daw sa kanya ni Jimmy Butler ay hindi totoo. Alam naman daw na hindi naman talaga mag-aaway. So para nga dito kay Anthony Edwards mga idol, nagyayabang lang itong si Jimmy Butler sa kanyang ginawa. Parang dinadarag niya lang itong batang player na ito. At tama rin naman mga idol itong si Anthony Edwards. Hindi naman talaga hahayaan na mag-aaway dito sa NBA. Pero hindi tayo sigurado kung ito bang si Jimmy Butler ay peking matapang lang. Pero para sa kanya, itong si Butler ay peke. At yun na nga lamang muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!